Welcome to my channel. Ako nga pala si Christy, isang OFW dito sa Bansang Bahrain. Ayan, ang topic natin for today is, ano nga ba talaga ang iba't ibang uri ng OFW? Ayan, ipaunawa lamang po sa lahat na ang aking pong sasabihin, ito lamang ay according sa aking obserbasyon dyan sa paligid-ligid. Huwag po kayong magagalit, huwag niyo po akong i-bash. Ayan, kaya kung kayo po ay tatamaan, matuto na lang po kayong umila, ganyan, ilag. Ayan, ang unang uri ng OFW, ito yung mga breadwinner. Sila talaga yung winner na winner dahil lahat na lang ng obligasyon sa pamilya nila ay sinagot na nila ang mula sa bills ng kuryente, tubig, internet, at kung ano-ano pa dyan. Pati pagpapaaral ng kapatid, sinagot na nila. Pati pagpapaaral ng pamangkin, sinagot na rin. Kaya talaga naman, saludo ko sa lahat ng breadwinner na OFW. Ayan. Pangalawa, yung mga OFW na business-minded. Yan, makikita mo ang kanilang Facebook account, lahat ng pwedeng ibenta, ibinenta na nila. At yung iba naman, makikita mo sa mga paglabas mo ng simbahan, pag-araw ng simba, nasa labas sila, nagtitinda sila ng iba't ibang kakanin. Ayan, mga biko, kuchinta, panset, etc., etc. At yung iba naman, makikita mo sa mall. Lalapitan kanila at aalukin kanila kung gusto mong bumili ng puto. O basta kung anong tinda nilang kakanin. Ayan. Pag nakita nyo sila, bilhan nyo po sila dahil yan ay makakatulong sa kanilang pamilya. Gumagawa sila ng paraan para madagdagan ang kanilang cash flow. Yan. Pangatlo, ito yung mga raketerang OFW. Ayan. After ng trabaho nila, meron pa sila inside job. Yan yung mga manicure, pedicure, paglilinis ng plat. At mga nag-aalok sila ng servisyo. Pag may mga party, sila yung mga nagsaservice. Inaabot sila ng madaling araw para magkaroon ng extra income. Madagdagan ng kanilang cash flow, pangtulong sa kanilang pamilya. O diba? Taas ang kamay ko sa lahat ng mga business-minded at raketerang mga OFW. Ayun yung mga ulirang OFW. Ayan, number 4. Ito yung mga achievers OFW. Sino naman yung mga OFW na talaga naman nakaset ang goal nila? Planadong planado. Kulang na lang. Palitan nila. Pati presidente ng kumpanya. Ayan. Diba? Pag nagkaroon kayo ng kakilalang ganyan, yung mga achievers OFW, itropa nyo, kaibiganin nyo. Dahil malay nyo sila yung maging motivation nyo para makamit nyo rin ang inyong mithiin sa buhay. O diba? Kaya taas ang kamay ko sa lahat ng mga achievers OFW. Ayan, panlima, ito yung mga sport-minded OFW. Ayan, mga kasali sila sa mga club. Yan yung mga volleyball, soccer, tennis. Laging para maging active ang kanilang pangangatawan, maging healthy sila. Kaya saludo ko sa lahat ng OFW na healthy. Healthy kung mag-isip. Talaga iniingatan nila ang kanila. Health. Kailangan nila mag-exercise siya na ganyan. Ang 6. Ito naman yung mga Dora Explorer na OFW. Sino ba yung mga yun? Yung mga travelers. Yung mga turistang OFW yan. Sa lahat na lang ng pwede na magandang lugar na puntahan, pinuntahan na nila. Diba? Sila yung mga Dora Explorer. Yan. Lahat na lang ng magagandang tanawin o magandang lugar, o diba sila yung mga turista, mga tourist OFW, the Dora Explorer. Ayan. Number 7 na uri ng OFW, eto yung mga selfie queen. Ayan, mula umaga hanggang pagtulog, walang ginawa kundi mag-selfie. Selfie dito, selfie doon. Diba? Ganyan. Ganyan, o. Ganyan. May mga lagi nakaharap sa camera. Ayan.
Pangwa, yung uri ng OFW, eto yung mga homegirls, mga homebody, yung mga pag-day off, hindi mga lumalabas ng bahay. Ine-enjoy lang ang kanilang sarili sa panonood ng video, panonood ng YouTube, dot-dot is life. Ayan, yan yung mga homebody, OFW. Ang pang number 9 na uri ng OFW, eto yung mga pelingera, rampadora. Ayan, sila yung mga pag dumabas talaga naman, naka-OOTD, mega outfit na uubos ang kanilang kinikita para sa kanilang pang-OOTD. Kaya pagdating sa pamilya, ganito na lang, konti na lang ang padala dahil basta maka-outfit lang sila at may pang-forma sila, ubos ang kanilang salary. Ayan, di ba? Kaya, di naman pong masama ang kanilang ginagawa. Wag lamang pong sobra. Peace. Mga rampadorang OFW. Ayan. Number 10. Ito yung mga social media personalities na OFW. Yes, sino-sino ba yung mga social media personalities na yan? Lahat na lang ng ginagawa nila sa pang-araw-araw, kumain dito, basta kung ano yung mga ginagawa nila, ay talaga naman naka-post sa lahat ng social media account nila, naka-report. Ayan, diba? Lahat yan, ipinupost nila. Kasi sa hodang, may hugot yan, o gumala sila, lahat yan, wala silang itatago, kundi i-report nila yan sa kanilang social media account. Ayan. Number 11, eto yung mga vlogger na OFW. Yan yung makikita mo sa mga public places, sa kalsada, na nagsasalita sa harap ng camera na kinakausap kayo. Kinakausap ang sarili mo na minsan, aakalain mo pa. Nasabi mo parang nasisiraan ng ulo si ate o si kuya. Nagsasalita, kinakausap ang sarili. Ayan, kasama ako sa kanila. Aminado naman ako na kinakausap yung sarili ko. Diba? Nakatapat nga ako dito sa camera. Ayan, yan yung mga OFW vlogger. Ayan, panglabing, dalawang uri ng OFW, yan naman yung mga loners, mga imotero at imoterang OFW. Sila yung mga nag-abroad para lumayo at makapag-move on. Makapag-move on saan? Ate, ate, ikaw ba yun? Yan, yan. Pero nung kalala ganito, ayan, hindi ko nababanggitin kung sino siya. I-PM mo na lang ako, ate, pag ito ay napanood mo. Yun, doon kakabilang sa mga OFW loners. Ayan, sila yung mga sensitive na OFW. Gusto nila sila lang nung gumagala, solo lang nila. Pero mababait naman sila. Ayan. Panglabing tatlong uri ng OFW. Ito yung mga mahihilig magwalwal. Mga walwalera at walwalero. Saan mo ba sila makikita? Yung mga gantong uri ng OFW, makikita mo sa mga party, sa mga club. Wala siya nang ginawa. Party-party, ganyan. Ganyan. Makikita mo sila nag-iinom ng alak at sumasayaw-sayaw. Ayan, nag-enjoy sa buhay. Wala naman pong masama. Kung kayo ay mag-enjoy, basta huwag niyo lang kalimutan ang obligasyon niyo sa inyong pamilya. Ayan, napakanta. Ay, walang katono. Ayan, pang-14 na uri ng OFW. Ito yung mga gambler. Ayan, yung mga na ang kanilang napaglibangan ay ang pagsusugal, nagtotongit, nagbibingo, at pusoidos ba tawag doon? Ayun, basta yun ang kanilang mga napaglibangan. Basta wag lang po kayo lagi magpapatalo. Ayan. At huwag niyo pong kalimutan ang inyong pamilya. Baka po maubos ang inyong sweldo. Sa pagsusugal, ay wala na po kayong maipadala. Ayan. Ayan, peace. Peace sa inyong lahat. Ayan.
panggabing limang uri ng OFW. Ito yung mga papampamers. O, ewan ko. Basta yun ang tawag ko sa kanila kung paano nyo man sila tawagin. Eh, kayo na po ang bahala. Ito naman yung mga naghahanap ng mabibingwit dito sa abroad. Ayan. Yung mga naghahanap ng dawan. Ayan. Sila naman yung mga ganung uri ng OFWP sa inyong lahat. Hindi ko na po lalawakan. Alam ko na naiintindihan nyo kung ano yung mga sinasabi ko dito. Ayan. Pasensya na po. Itong akong mga sinabi lamang ay para lamang sa discussion. Ayan. At maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa aking video. Ayan. Enjoy our life every day. Ayan. Happy lang. Invite positive vibes every day. Mga kabayan, magandang magandang araw sa ating lahat. At kung kayo po ay nag-enjoy sa video na ito at may kwenta itong mga pinagsasabi ko sa video na ito, please subscribe to my channel and please share this video to your family and friends. Thank you for watching and God bless us.